Jesus said to the Pharisees, "There was a rich man who dressed in purple garments and fine linen, and dined sumptuously every day. And lying at the door of his house was a poor man named Lazarus, covered with sores, who would gladly have eaten his fill from the scraps that fell from the rich man's table. Dogs even used to come and lick his sores. When the poor man died, he was carried away by angels to the bosom of Abraham. The rich man also died and was buried. And from the nether world, there he was in torment. He raised his eyes and saw Abraham far off and Lazarus at his side. And he cried out, 'Father Abraham, have pity on me. Send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am suffering in torment in these flames.' Abraham replied, 'My child, remember that you received what was good during your lifetime, while Lazarus likewise received what was bad. Now he is comforted here, whereas you are tormented. Moreover, between us and you is a great chasm, established to prevent everyone from crossing who might wish to go from our side to yours and from your side to ours.' He said, 'I beg you, Father, send him to my father's house, for I have five brothers, that they may be warned, lest they too come to this place of torment.' But Abraham replied, 'They have Moses and the prophets. Let them listen to them.' He said, 'Oh no, Father Abraham, but if someone from the dead goes to them, they will repent.' Then Abraham said, 'If they will not listen to Moses and the prophets, neither will they be persuaded if someone should rise from the dead.'" The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Madalas po nagkukwentuhan tayo tungkol sa langit, tungkol sa impyerno, kuminsan tungkol sa purgatorio. Langit, impyerno, purgatorio. Yan ang pupuntahan natin. Afterlife, you either go to heaven or not heaven, hell or purgatory. I would like to propose an image for us to understand the difference between hell, heaven, and purgatory. I would like to use the image of bridges, back to life. Bridges that connect. And even when there is no connection, there is also that experience of hell. Siguro, ganito ang definition ko. Heaven is where there are bridges. Hell is where there are no bridges. And hell and purgatory, where we are still building bridges. Sino po sa inyo yung nagkorona ng European money? Sa European Union, United States, may dollar sila, dollar. Sa European Union, meron po silang pera. Ang tawag nila sa pera nila? Euro. At yung images ng euro na ginagamit nila sa mga pera nila, sa likod, isa lang yung tema. Sa atin po, yung mga pera natin, 500, 200, 1,000, may iba po nila sa likod. Pero sila, pare-pareho lang yung sa likod. Iba nga lang yung image, but the same concept. It is the concept of the bridges that unite them as a European Union. The old bridge of Europe. Kaya nga po yung 5 euro, kung may 5 euro kayo, tingnan nyo po, it is the old bridge that connected all Europe. Ganyan din po yung 200 euro. It is also the bridge, the great bridge that connected countries. Napansin nyo? Even yung 500 euro, tignan nyo po yung mga bridge, mas modern bridge, that connect farther in between seas. Even yung 1,000 euro, tignan nyo po yung 1,000 euro. It is an image of a bridge that connects one place and another place.
ang ganda po ng mga euro na nakikita na lang natin sa picture. Okay. Pero tingnan niyo po, they are all pointing out to an image of connection. I think beyond the images of this money, it's our concept of heaven, hell, and purgatory. Then, what do we mean by heaven? What do we mean by heaven? Heaven is when there is connection. I can easily go to you. You can easily go to me. Even when we are not together, we are in touch. Kung minsan, di naman tayo nakikita araw-araw, pero mahal kita, mahal mo ako. We can always be in touch. Kung minsan, biglang tatawag sa'yo na naman, Daddy, kumusta ka na? Daddy, kumusta ka? Wala namang birthday, di namang Pasko, tumatawag, then naalala lang kita. That is heaven here on earth. Alam niyo po, yung ating konsepto ng langit, yun din ay base sa karanasan natin sa lupa. When we are sensitive like God, who wants all constantly reaching out to communicate, to be with us. It is not only physical bridges, but our soulful bridges, or our spiritual bridges. I am praying for you. Kung minsan, nasa hospital ka, may sakit ka, hindi man tayo nakikita, papadala sa'yo, I am praying for you. I usually do this for friends. Magbo-board exam, wedding anniversary, may sakit. Kung may nangyari hindi mabuti sa pamilya, I am connected through prayer. That is heaven, isn't it? When we are joyfully together, parang yung sa Isaiah 11, 69, or Isaiah 65, images in the Old Testament, they show the image of heaven where the wolf and the lamb eat together. They do not eat each other. They eat together. Where lions eat hay with the ox. Where the leopard play eats and with the kid they are playing and the kid leading them. It is not hurting. It is not destroying. Para kahit hindi tayo pa rin, kahit layo ka, antikle, or pao, they are playing. It is not the difference that we emphasize, but our connection and our joy of life that we share. Ano naman yung impyerno? Ang impyerno, kabaligtaran. Hell means there are no bridges or there are no connection. When we become insensitive or we are distanced, separated from one another by anger, by hatred, or by sin, o may kasalanan na hindi napatawad o pagkukulang na hindi binago. When there are no connection and nobody cares. Sabi nga ng ating gospel, between you and me, sabi ni Abraham, there's a great chasm. Parang may malalim na balon, malalim na bangin na hindi tayo pwede. That we get. There is no connection. There are no bridges. That is hell. Kumisa kasi, paggalit na galit na tayo, di ba kumisan, sinasabi ng nag-asawa, mag-asawa, impyerno buhay ito. Di ba? Paggalit na galit kayo sa bawat isa. Nung bata ako, kadalas kong narinig sa mga teacher ko, ano kasing expression? Never, do not burn bridges. Doon na huwag mong sumugin yung tulay, that connection. Pwedeng magalit na galit ka ngayon, pwedeng matasubresyon mo ngayon, pwedeng na-disappoint ka sa isang sitwasyon, o may nasabi sa'yo na nagalit ka, parang bagyo lang po yan. It comes and it goes. Do not make permanent decision to burn and destroy bridges because that will isolate you all the more. Huwag mo sabihin sa'yo, hindi na kita gustong makita sa pamamahay na ito. Pabayaan mo munang umalis ang galit mo. Kasi yung anak mo, kahit anong sabihin mo, anak mo pa rin yan. Ganun din yung pamilya mo, kapatid mo, magulang mo, o asawa mo, ganyan din. Kumbisan kasi, pag galit na tayo, ano lahat ang nasasabi natin? May expression yung mga psychologists, when you are very, 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 very angry, keep quiet. Allow your anger to be released in a different way. Kasi pag nasabi mo na, hindi mo na pwede ibalik. Pag sinabi mo sa anak mo, isang salitang masakit,
Kahit naghiwalay na kayo, hindi niya na makakalimutan yun. Kahit nasasabi niya, nasabi ko lang yun kasi galit na galit na galit ako sa iyo. Pero alam mo siya, di ba? Kumisal kasi, pag nagagalit sa mga tao, parang they create a hell in their situation. Narinig niyo na po yung kwento ng isang babae na parang minumurang kanyang asawa. Gusto sabihin ng minumura, ginagawang mura, hindi minamahal. Di ba? Yung mahal, mahal, matas, yung value. Minumura, parang ginagawang mababa, kanyang pagpagkalaga. Minsan po, may isang babae, parati ng minumura, pinapahiya ang kanyang asawa. Eh, yung kanyang asawa, humble and quiet na orterano. Yung lalaking orterano, yung husband, tahimik lang po, hindi man nagsasalita. Hindi man sumasagot sa asawa. Pero yung asawa niya, galit, 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 galit. Minumura niya parati. Eh, yung orterano, meron po siyang kabayo. Kasama niya, nagtatrabaho, sinasakyan, punta sa trabaho, sa kanyang na farm. Magiging po ng kabayo yan. Ay, hindi nagsasalita naman yung kabayo. Minsan po, itong babae, nagpunta sa farm, hindi talaga lang pagkain para sa farmer na asawa niya. Bago niya pinakain ang asawa niya, minura na naman ang asawa, pinagalitan. Galit na galit ang babae, dahil niya sinabi masama sa lalaki. Alam niyo po, yung lalaki, makikanyan naman. Pero nagalit yung kabayo. Alam niyo po, yung tanong ginawa ng kabayo, sinipa. Ang babae, sinipa ang babae, yung babae, sinipa ng kabayo. Ang sakit pala ng sipa ng kabayo. Hindi lang po nasaktan yung babae, namatay yung babae. Sa tadyak ng kabayo. Alam niyo po, nung namatay yung babae, nakasawik, sa burol, nandun po yung lalaki, yung labiulo. Lumalapit po yung mga misis ng mga ibang partners. Condolence, condolence. Tapos po, yung lalaki, gumaganyan po yung malungkot na malungkot. Yung mga lalaki naman, yung partner na asawa, pag sila yung lumapit, mayroon silang sinasabi sa lalaki, gumaganyan ang pulang. Parang ka, gumaganyan ka, talagang kaya niya. Pero pag ang babae na salita, condolence, condolence ay playful. Tinatanggap ka. Pero yung lalaki na salita, meron po mini-whisper. Manong lalaki, hindi siya, hindi niya tinatanggap. Nagtakay ng mga niya, parang siya, ano kaya? Binubulong ng mga lalaki na ayaw na ayaw na ayaw na babulang na namatay. Pero yung mga babae naman, pag may sinabi condolence, itong biudo, tinatanggap niya. Alam mo kung ano yung sinasabi ng mga lalaking hotelano? Sabi niya, pwede mong bilhin yung kabayo mo? Kahit magkano, bibilhin ko. Kahit magkano. Magkano kayo po? So, sorry. Biro lang ako yun. Pero kanina, bago misa, ay lumapit sa akin sa mga kayo. Father, pwede bilhin yung kabayo mo? Sabi niya, hindi po pwede bilhin. So, nabibiro lang po. Pero, sometimes when we say a lot of things, pag marami tayo masyadong sinasabi, lalo nagiging maraming problema. We destroy the bridges. Kung pwede tayong magsalita to connect our relationship, huwag sirain ang relasyon. Kung may naging problema dati, huwag na nang ibalik. Because this burn and weaken our connection. Because that is hell. When the situation is unbridgeable. In fact, meron po isang writer, meron siyang libro, Dante, Dante's book. Si Dante, ang kanyang pagtingin sa impyerno, balitan. For Dante, the hell is not fire. Di ba yung impyerno mainit? Pero para kay Dante, yung writer, sabi niya, actually, hell is a cold place. Bagay po malamig ang impyerno. Because it's not warm. Nobody is close enough to warm you up. Nobody's there to love you. Parang malamig ang relasyon. Di ba kung isan, katabi mo pero malamig. Parang patay, parang walang buhay. Ang tawag doon, lifeless relationship. Di ba may expression, so near and yet so far. Kasama mo, mahal mo dati, kaibigan mo, best mo dati. Pero ngayon, parang namatay yung relationship. It's like an experience of a very old man of Dante. Ano naman po yung purgatorio? Ang purgatorio,
sister, we are still building bridges. If heaven is we have bridges that connect us, if hell, the absence of bridges, purgatory is where bridges are being built. In fact, even Jesus will go to hell only to save you. That God will never give up on you. Alam niyo po, pagkakarasan, I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and Jesus Christ was crucified, died and was buried, He descended to hell. And on the third day, He rose again. Ano yung gusto namin? He descended to hell. Nagpunta ba sa impyerno si Jesus? Yes. Only to save you. I will go out of my comfort zone to be with you. Pupunta ako sa impyerno para naligtas kita. And that is purgatory for us. A love that never gives up. Alam niyo po yung mga protestante at mga born again, wala po silang purgatory. Sa kanila, heaven and hell. If you go to heaven, heaven. If you go to hell, hell. But for us, in a very old reflection of our faith, to realize a very loving God, a God who will never give up on us, that nobody is beyond redemption. Even the incarnation of Christ is an experience of His divine life being a bridge to our human life. For God, nothing is unbridgeable. For God always connects us and will go to all the difficulties, even death, to save us. Sino po yung may Twitter account sa inyo? Twitter. Alam niyo po kung ano yung pangalan ni Pope Francis sa Twitter? Ang pangalan ni Pope Francis sa Twitter ay Pontifex Magnus. Ano po yung Pontifex? Pontifex. Pont is the path, the bridge. Fex is the builder. Kaya nga, the Pope, ang pangalan ng Pope, is the great bridge builder. Isn't that wonderful? If you are a leader, you connect your people. If you are a parent and a good friend, connect those who do not talk. Diba? Paano kayo nagkakilala? Kayong mag-asawa? O kayong mag-boyfriend, girlfriend, paano kayo nagkasawa? Nagkakilala? Diba mayroon kayong bridge? Talapag magkita, pinakilala kayo. That's wonderful, isn't it? Bullying in high school. Nung high school kami, kaya elementary, you are being bullied. Not because you are pushed or you are physically hit, no? In fact, even bullying is when you are isolated. Pag dumating ka, mananahimik sila. Pag dumating ka, aalis sila. Masakit po yun. And when somebody will say, ba't di natin kausapin? Then you begin to reach out. And you reach out, you are like God. You are like the Pope. A builder of bridges. Kumikilala po kayo hindi na nagsisimba. Kumikilala po kayo nagtagpo sa pamilya. Kung mayroon kayo dati kasama ngayon, wala na sila. Build bridges for them. Connect. And you are part of God's armies creating bridges for one another. Alam niyo po ang reflection natin about heaven, hell, and purgatory. It's the very life that we will have after. Alam niyo po kung anong tawag natin sa kamatayan tayong mga Pilipino. Ang ganda ng buhay, ang ating afterlife. Life after death sa mga Pilipino, kailangan ng tulay. Kasi sabi, sa kabilang buhay. Di ba yung mga namatay, ang tawag natin, sumakabilang buhay. When their life is already on the other side, therefore there must be a bridge that connects us. And that bridge should be built here while we are still alive. Habang buhay po kayo, do not burn bridges. Build bridges. Because that bridge that you are building now will bring you sa kabilang buhay. Nung nag-aaral po kami sa seminaryo, sabi ng professor namin, you will only understand and appreciate the value of the life from the background of the reality of death. Pag nakita mo daw ang kasunduhan ng sarili mong kamatayan, magkakaroon ka ng pagpapahalaga sa iyong buhay ngayon. That death is the greatest picture of the meaning and the value of life. Heaven, hell, or purgatory. Gusto ko magtapos isang kwento. May isang
Isang mayaman na mayaman na mayaman na mayaman na tao noong the 19th century. Totoo, true story po yun. Ito, true story. Yung kanina hindi po totoo yung kabayo. Ito, true story ito. Meron po siyang mayaman na mayaman na tao. Engineer po siya, engineer. Inventor. In fact, he was so rich that nakapatent sa kanya in the 19th century yung dynamite. Yung pinakamalaking business niya is dynamite production. Eh, noong unang panahon para magawa ka ng tulay, magawa ka ng railroad, mga daan, kailangan pasabuhin yung mga bundok, mga bato-bato. And yung dynamite na yun, other than construction purposes, ginamit sa gera. Yung dynamite, lalo siya yumaman. Isa sa pinakamayaman sa mundo, kung meron tayong Bill Gates ngayon, noon, siya yung pinakamayaman because he's a producer of dynamite at nakapatent sa kanya. Siya lang ang pwede gumawa. Dahil sikat na sikat po siya, he's a Swedish from Switzerland. Namatay po yung kapatid niya. Eh yung kapatid niya, pangalan ng kapatid niya, Ludwig. Eh, pareho sila ng apelido. Akala nung nila, siya yung namatay dahil siya yung sikat. Siya yung sikat, namatay yung kapatid niya, akala nila siya yung namatay. Kaya yung mga friends, journalists, sa Diario ng France, lumabas sa front line, sa front page, na siya yung namatay. Alam niyo po kung yung nakasulat sa front page, ang nakasulat mo sa front page, the merchant of death is finally dead. Nakaharap niya ang sariling kamatayan niya. Ang namatay si Ludwig, pero ang tunay na merchant of death na tinatawag ay si Alfred. Masakit na masakit po yung loob ni Alfred. Alam niyo bakit? Pag namatay pala ako, ganyan ang tawag sa akin. The merchant of death. Nasaktan po siya nung nakaharap niya kamatayan niya. Nakita niya kung ano yung tingin at pag-usgat ng tao sa kanya. Kahit na maging matagumpay at mayaman siya. Alam niyo po, nung nakaharap niya yung kamatayan niya, kahit nagkamali lang sa newspaper, pinalitan niya ang buhay niya. At gumawa siya ng last will and testament. Ngayon, nagaling po yung last will and testament. From now on, sabi niya, ang lahat ng kayamanan ko, at lahat ng ari-arian ko, at lahat ng magiging income ng kayamanan ko, will be dedicated for peace, for humanity, for medicine, for education. At sino man sa buong mundo ang nag-achieve for peace, for humanitarian purposes, for medicine, for education, we will give them a award of $1 million per award. Alam niyo po kung ano yung pinili niya? Nobel. Narinig niyo po yung Alfred Nobel Peace Prize? Yan po ay isang pagbabago, isang tao na nakaharap niya ang kanyang paroroon sa kanyang kamatayan. And that decision before his own death changed his name from a merchant of death to a person who promoted life and peace and humanitarian support. Let this be our wish. Let you be connected and be a builder of bridges for others. May God bless us all. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.